May 9, 2022. Ito ang pinakahihintay ng lahat ng Pilipino. Bakit kaya? Keep on watching! Ito yung pinakahihintay natin mga Pilipino dahil makaboto na rin tayo ng gusto nating Pangulo, di ba? So dahil hindi pa ako nakaregister dito sa aming tinitirahan, lumuwas pa ako ng Manila at yan, dyan kami naghintay. So araw-araw muna ako dahil naghintay kami sa aking mga kapatid para sabay-sabay kaming pumoto. O ayan, kasama ko yung aking only girl. Nagpasuyo pa kami dahil merong taga PPCRV na kumuha sa amin ng picture. Kaya dapat nakapose yarn. So dahil TikToker ang anak ko, ayan, nagvideo siya sa aking cellphone. Kaya ginamit niya muna. Nainip na yata ang aking anak. So ayan, oh, pinagagawa niya. Sige, edit pa more. So ayan, dumating na yung mga kapatid ko. Yay! Pumoto na kami. Oh, ayan na. Ang evidence. So dahil dyan, kailangan namin mag-feast. Dahil at last, nakapoto at nagkita-kita ulit kami. Pumunta kami dun sa dati namin tinitirahan at nakita niyo naman na mukha na siyang parang wala nang nakatira dahil kami ay umalis na dyan. So lumipat na kami na ng bahay kaya daan dyan kami nag-celebrate. Charis. So mag-feel ko lang yun ano. Nakakalungkot din talaga na wala na kami sa dati namin tinitirahan. Pero masaya kami dahil meron na kaming iba't ibang mga buhay, kanya-kanyang buhay. At kami naman ay nagkita-kita ulit dahil yan, para kami mga best friends, magkakapatid. Parang magkakapareho lang kami ng edad. So ayan, nagpakabusog kami. At busog na busog din yung aking huling ka-iha. Oh, ba niya alam kung saan ilalagay yung pagkain. Gusto mo yarn? Sarap niyan. Bianca ata yung pizza na yan. Bianca flavor. At ako rin, sige, ngoya pa more. Ah, ayun na naman siya, TikToker girl. Oh, sige, edit pa more. So dahil nainip na siya, kasi chika kami ng chika mga kapatid, ayan, kung ano nang ginagawa niyang editing skills. Oh, natuwa naman ako kasi ang dami niyang alam. So, hayaan lang natin mga anak nating mag-edit, pero with limitation. Kasi sometimes na-enhance din kanila ang creativity because of that. But there should be limitation. Mga half hour lang, di ba? So, ayan, akala nila picture taking yung pala, video yun, haha. So, it's a prank! Na-miss ko yung SM Manila na yan. So, yan, nilakad namin yung way papunta sa LRT kasi pauwi na kami ang gabi na yan. At ang liwanag talaga, di ba? Kaya bet na bet ko talaga si Mayor Isko Moreno. Ayun mo, oh. Nung time na yan, nung college pa ako, ang dilim dyan. Napakadilim. May taliwanag, oh. May iwasan yung mga drug addicts tsaka yung mga masasamang loob. So yan, andyan na kami sa LRT. Pauwi na kami sa Cavite. So naghintay kami yan. At sa Central Terminal kami nag-iintay. Pa-vlog-vlog muna ang inyong lola. Siyempre, ayan. May mga, dala-dala kami yung mga food yata yan. Ayan, nakasakay na kami. Kaso makahiwalay. So ayun, nakapunta na kami ng MOA. Picture muna dahil chance na namin makapag-picture ulit. Na kami lang dalawa. Yan ang gusto niyang mangyari. May bonding kami. Diba? O yan. Face reveal. So nilalakad kami. Video-video. Sabi ko kasi andun yung globe ng MOA. Gabi na yan, pero maliwanag pa rin sa paligid. At ayan na nga, nakasakay na kami ng van. Mahalang van ngayon, ha. Papuntang Imus, Cavite. 100 each. So, alam nga naman, kargahin ko yung anak kong girl, no? So, ito naman yung scene na nasa tricycle kami. Kaya ang ingay. Nakauwi kami around 8 PM sa bahay. At ito yung mga photos na kinuha namin ng ate ko at ng kapatid ko, at we are so happy. So ayun, nasa bahay na ako. Tignan niyo naman, sino nagsusukulay sa akin? Ang bunso kong anak na napagalitan ko nung umaga. Diba, napaka-sweet niya. Siya yung taga-sukulay ko.
Ayun lang, sana enjoy nyo ang aking mini video na kung sino ba yung presidente binoto ko. Secret na yun, mga moms. Pero alam ko, siya yung dapat na nakaupo. Kasi siya yung pinili ko. Bye!